Kakabit kami ng curtain rod sa Riviera. Wala isa naming kasama na taga-sukat ng rod. So, first time kong magsukat ng rod. Kasama siya. Ngayon si ate. Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero sigurado naman ako sa gagawin ko. Anong ruler mo? Iwan mo na kaya yung... Anong ruler mo na gagamitin mo? Hindi mo taano ba? Hindi naman pinapakas. Naiwan ng isa kong kasama yung hagdan. Kaya bumalik siya doon. Marunong ako magsukat ng paglalagay ng curtain rod. Ang problema, hindi ako marunong magbarena. Yung kasama ko, marunong namang magbarena. Kaya mamaya, magkakaalaman kung ano mangyayari. Wala eh. Nakakompormiso ko ngayon. Hindi naman pwedeng hindi namin kakabitan kasi umuwi pa si Ma'am dito sa Silam. Dahil nga, biglaan yung schedule nila ng pagpapakabit ng curtain rod. At hindi ko rin naman inaasahan na biglang a-absent yung isa naming tao. Pinsan ko yun, yung tao namin yun. And eto na nga ba yung sinasabi ni Mama na dapat alam mo lahat para just in case na dumating yung point na wala yung tao inaasahan mo, kaya mo. Bago kami pumunta kay na Ma'am para makapag-install, hindi ko mapagdesisyonan kung tutuloy ba kami o hindi. Pero mas nangibabaw kasi sa akin yung tumuloy dahil nga ayokong masisira sa kausap ko. At sa part na to, ako yung nag-e-estimate ng sukat at naglalagay ng tanda, tapos yung kasama ko naman ang magbabarena. Pareho kaming may contribution sa ginagawa naming to. Hindi pwedeng isa lang yung magiging active. Iba yung feeling kapag ka-actual mo na talaga siyang ginagawa. Before kasi ako lang talaga yung nagmamando kung paano yung allowance, kung paano yung distance sa nagsusukat. Hindi birong humawak ng negosyo. Kailangan hands-on ka sa lahat ng bagay. Isa sa alang-alang mo din yung lahat ng pagod at effort na ginagawa ng mga kasama mo. Akala ko dati, alam ko na ang lahat. Pero hindi pa pala. Marami pa akong kailangan pagdaanan at malayo-layo pa ang aking lalakbayin. Pero syempre, super thankful talaga ako dahil sa dami-dami ng merong katulad namin, kami yung napili ni Ma'am. At ang masasabi ko, napakaswerte ng mga anak ni Ma'am dahil kaya niya to pinapaayos para sa kanila. Alam mo yung tipong hindi na nila kailangan magpaka-effort, magpaka-pagod, kasi kung ano man yung mga bagay na hinahangad namin, andyan na sa kanila. Nakahain na, nasa sa kanila na lang yun kung paano nila to pag-iingatan. Kung dumarating man sa point na tayo ay naiinggit, normal lang yan. Pero dapat gamitin nating fuel yon para lalo tayong magsumikap sa buhay. Katulad nitong mga proyekto namin, hindi naman ito magiging maganda kung hindi namin pinaglaanan ng panahon, ng idea, at higit lalo sa lahat, ng effort. Mabuti na lang talaga at itinuloy namin. Dahil kung hindi ko sinubukan, so paano ko malalaman na kaya pala namin? Huwag kang magpatalo sa takot. At ako, si Lenny Makatangay.